ang huling laban ng dalawang grupo. Ang mga manlalaro ay... Teka, sandali lang. Sino na lang ba natitirang lalaban sa ating grupo? Ako yun. Ha? Huh? Nakakainis talaga maghintay. Muntik na ako makatulog. Ah! Anong? Ganyan ang tingin mo sa akin. Dapat pala, ipinanalo ko na lang yung laro kanina. Kapag ginamit na naman nilang isip, ay siguradong talo na tayo. Gon! Payagan mo na ako! Isang, ano lang! Minaon ka! Yan ang pinakuling salitang tatanggapin ko mula sa isang talunan. Inaamin ko na pagdating sa kwentuhan, siguradong susuko na ako sa kanila. Huwag kang magalala! Alam kong kahit anong laban ay siguradong mananalo ka. Malaki ang tiwala namin sa'yo! Gon. Kanina'y alam mong ba't ang mauna? Huwag ka maghahamon ng Jack and Boy! Talaga! Kiluwa! Ang taong yan ay walang iba. Kung hindi si Janice. Si Janice? Kiluwa? Tatanggapin ko ang ating pagkatalo. Huwag mo nalang ituloy ang paglaban sa kanya. Narinig ko na rin ang pangalan niya. Masyado siyang malupit. Tumoko. Janice ang matador. Isa siya sa may pinakamaraming tinapos na buhay sa kasaysayan ng Japan. Talaga? Ilan na ba tinapos niya? Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang eh. Ang huling balita ko ay umabot na sa 146 ang kanya na biktima. Kapag nakita mo ang katawan ng mga taong yun, siguradong hindi ka na makakatulog. Hiwa-hiwala yung mga parte nito kaya hindi na nila makilala. Hanggang sa dumating ang araw, tinawag na lamang siyang Janice. Ang pinakamalupit na matador. Noong araw na siya'y makita at maaresto ng mga alagad ng batas, si Janice ay hindi man lang nagpakita ng pagtutol sa mga opisyal na dumampot sa kanya. Pero, noong pinandar na noong pulisi yung sasakyan para dalhin siya sa bilangguhan, ay bigla na lamang... Masyado siyang mabilis kumilos. Kaya kanyang tapusin sa isang iglap na hindi mo namamalayan. Walang sino man na makakapantay sa pambihirang kakayahan ng kanyang mga daliri. Si Janice ang pinakamagandang koleksyon na nahuli ko mula noong ako'y maging isang blacklist hunter. Huh? Ibang klase! Nadurog niya si Meto! Pambihirang kakayahan ng kanyang kamay! Ngayon, nakita mo na. Kaya hindi mo na kailangan makipaglaban sa isang baliw na katulad niya. Marami pang pagkakataon para maging hunter. Sana ay maintindihan niyo ako sa pakiusap ko. Kailangan na talaga natin sumuko ngayon. Meron ba tumututol? Kiluwa! Sandali! Kiluwa! Huwag! Huwag niyo ako pigilan. Ngayon pala nagsisimula ang kasiyahan sa larong to. Papakita ko kung paano ako makipaglaro. Kiluwa! Ano makikipaglaro? Nasisira! Gon! Wala kang dapat ipag-alala! Magtiwala ka kay Kiluwa! Para kay Kiluwa, isa lang itong laro! Sinabi na nga kung anong kakayahan ni Janice, hindi pa rin sila nakinig. Bahala na kayo. Matagal na panahon na rin na hindi nakatikim ng bata ang aking kamay. Talaga lang, ha? Gon, kapag ang taong yan ay nakalaban mo, hindi mo na kailangan ng utak. Ang alam lang niyang gawin ay sumugod na sumugod sa kanyang katunggali. Huwag ka magalala! Teka, anong kondisyon sa ating laban? Kondisyon? Gon, sabi ko, huwag kayo magalala! Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Dahil ang mangyayari ngayon ay tsak na pagsisisihan mo. Wala akong interes sa pagsusulit o kalayaan. Ang gusto ko lamang ay pulbusin ang iyong katawan. Yun lang ang wala ng iba. Ang dapat mo lang gawin ay umiyak sa sakit na mararamdaman. Sige. Kung ganon, ang laban natin na ito ay hanggang patapusan. Kiluwa! Huwag ka nang lumaban! Kiluwa! Sige. Kung yan ang gusto mo. Ha? Ipalik! Uyan!
namin. Sigurado naman, palalampasin niyo kami dito. Oo, oh, nanalo kayo. Kaya maaari na kayong umalis dito. Pero natalo kayo sa pustahan. Kaya kailangan niyo tumigil na 50 oras doon sa kabilang kwarto. Sige. Pero sandali lang, Kalbo. Mukhang nainip ka dahil hindi natuloy ang laban mo. Baka gusto mo ituloy natin. Hindi. Nalibang lang ako sa panunod. Hmm. May abusin ng pamilya tagapaslong. Oo! Oh, Zoldit ang kanyang apelyido! Gon, kailangan na natin umalis. Kilua, saan mo natutunan ng ganong kakayahan? Kung tutuusin, bali wala pa nga yan eh. Niwala ang powers na tumulo sa akin. Kaya lang, meron pa akong tinawag para mas madali ko magawa ang pagtapos sa buhay niya. Huh? Ang tawag sa kanya matador, pero isa lamang siyang baguhan. Alam nyo, isa na akong professional. Pero kung tatay ko ang gumawa nun, wala na kayo makikita. Kapag siya ang gumalaw, kahit patak ng dugo, siguradong hindi niyo maririnig. Ibang klase talaga ang pamilya nyo. Hanggat kasama namin siya sa grupo. Kaya naman pala, ang batang ina ang galing sa pamilyang Zoldig. Lahat sila ay may nakakatuwa at pambihirang kakayahan. Binabati ko kayo. Lahat kayo ay maaari ng tumaan. Ayos! Makaalis na rin dito! Oo, makakalabas na tayo. Pero kailangan pa rin natin maghintay na 50 oras. Kailangan natin mag-insayon, Yoryo! Nandiyakin, boy! Huh? Umahimik ka nga dyan!